Hello guys, welcome back to my channel. Ito po muli si Marge. Ah guys, ito po si Mali. Tapos itong sila sir, dalawa sila. Sila yung caretaker. Gusto ko silang... kasi kanina si Kuya, ini-interview ko siya. Sabi niya actually, si Mali daw, ang talagang nag-aalaga. Ayan, oh, pinakakain siya. Ang talagang nag-aalaga daw eh, sila sir. Sir, anong pangalan mo? Noel po. Eh, ikaw sir, anong pangalan mo? Ah, boy. So, gano'n na po kayo katagal na nag-aalaga sa kanya, kay Mali? 30 years? Ako, 20 years. So, ano po yung kanyang ugali? Kahit tayo siyempyan, kasi siyempre may ugali sila, no? Nangangamuhan din. So meron din silang, may kinikilala, gano'n? Meron din silang kinikilala ang amo nila na pinagkakatiwalaan nila. Pero nararamdaman ninyo pag kayong nagagalit siya? Meron siyang sign. Oo. May sign po siya na paggalit siya, may sign siya. May mood siya, ganon. May mood siya na pag nag-sign niya siya ng ganyan, galit siya. Ayun. So, hindi na siya lalapitan. Hindi na siya lalapitan. Oo. Kasi sabi ni Kuya kanina, meron daw time na na-stress siya. Ano, dahilan yun kasi nung nakaraan na dinig ko na territorial siya, kaya itong lugar na to, hindi. Kasi may mga subscriber ako na tinatanong bakit daw hindi na bago yan. Kaya pinalipat sa dito, sa kabila, para magawa yan. Kasi itong isang buong yan, kanya yung kulungan. Kasi yung old things niya, kailangan nang baguhin. Kailangan kasama sa renovation na papaganda yun. Ano yun, nagalit ba siya nung nilipat siya? Hindi naman siya yung stress, medyo nagalit lang dahil nga yung teritoryo niya yan eh. Kinalaya siya. Ngayon ay ito, bago sa paningin niya, bago sa kanya, medyo nag-a-adjust pa siya na pero mga ilang araw, in-accept niya na rin naman. Parang ayaw niya. Natatakot, hindi siya ayaw, natatakot siya kasi bago ito sa kanya. Ganun naman sa kanila pag inuhuli sila sa wife, Pero sir, may nangyari na po ba kayo dahil 30 years kayong nag-aalaga sa kanya, may nangyari na po bang nahulog siya dyan? Yung maliit pa siya. Anong maliit pa? Kasi tsaka masyado, yung maliit siya, masyado rin malikot yan. Kaya lalaglag. Paano po yun? Pagka inahon niyo siya, di ang hirap. Dahil ang bigat niya. Na ano po? Palakad-lakad lang sa dyan. Tapos lalagyan ng buhangin, rampa, para makakit siya. Ayun. So di matagal bago siya mahango. Dahil lalagyan pa siya ng rampa, no? Natampakong pa ng alaman ng mga buhangin. So inaabot po ng oras o araw din? So medyo matagal po pala yung pag-a-adapt nila sa sa mga bagay-bagay. Pero sir, tanong ko lang, malapitan ko kayo kasi medyo mahina eh. Ilalayo din ako. Hindi po. Sir, pero yung pagkain niya, hindi ba siya nagsasawa? Iba-iba yung binibigay niyo ba pagkain? Isang kaldereta tsaka kare-kare. Masarap ano? Special na prutas na. Ang pagkain niya talaga, kamote, saging, carrot, papaya. Minsan may dumarating na mga volunteer niya na tumutulong sa kanya. Nalalapakuan naman. Malalaki. Tuwan-tuwa siya. Mangga. Tuwan-tuwa siya. May nakakain sa ibang prutas. May bigay sa kanya. Ano yung dinodonate? Mga galing sa mga volunteer. Okay. Ang galing ano. Pero ano po yung talagang paborito niya? Kahit ano lang. Ayun, mga mangga. Pero walang bawal na pagkain sa kanya kasi 'di ba po katulad sa aso, may bawal na pagkain. Ng prutas ganyan. Ayun ang bawal. Bawal sa kanila yung mga karne, mga vegetarian sila, prutas, gulay, tapos lamb, damo.
Kasi kanina, ayun, no, katulad nun, merong dahon ng saging. Yan yun ang kinakain niya. Tsaka yung damo. Pero yan po bang ganyan, sir? Merong supplier o merong... Merong supplier? Merong supplier yan. Kaya hindi na Ayun. So kailangan sufficient. So bali yan po, may timbang pagka yung pinakakain siya, may timbang lang. Ano po yan, 3 times a day katulad natin, twice a day. May oras din. Ayun, kasi kumbaga ayun. So kanina kasi nakita namin pinakakain na siya eh. Tapos wala na, bukas na ulit. Ayun, ganun pala. Pero kung yan po ay territorial, pag may pumuntang iba dyan na hindi niya kilala, lagot sa kanya. Ayun, pero pagka kayo po, okay lang. Pero, nakakaintindi rin po siya. Matalino pa kayo. Ano po yan, sa salita o body language? O hima, siya mga ganyan? Combination. Parang aso din, parang gano'n. Talagang ang ginawa ng Diyos eh, ang galing eh, no? Talagang matalino sila kasi ang utak nila, malaki sa ulo natin. Oo. Pulo yan, wala rito, hanggang dito. Kaya gano'n sila katalino. Hindi mo sila magugulakan sa pagkakaray. Ngayon, pag naipad niya, inabot ng 4 na buwan. Yung pag-a-adjust. Kasi po, yung unang nakita ko, meron parang dito. Yung nakita ko po kasi dito, meron parang ano eh, meron parang, ang tawag dyan? Yung in-extend, opo. Yung ganun, tapos ngayon tinanggal. Ngayon ay in-extend. Tinanggal na namin para makapagtrabaho naman yung gagawa nyo. Kasi kung hindi sila pupuntahan, lagot sila. Ayan. Oo. Pwedeng na-disklase mo. Oo. Eh, paano po yung bahay niya, di ba, doon? Nakakatuloy siya ngayon doon? Dito po, hindi dito lang. Ayan, ito na yung bagong closure niya. Pag nagawa ito, i-extend yan. Pero, mahiging kanya uli yan. Pero sumisilong ba siya o hindi? Silong lang. Eh, paano yan? Walang silong. Ayun po, doon lang. Ah, doon, ayun, yung may bubong na yun. At saka po yung, yung mga puno na yun, ayun na rin yung mga lilim niya, silungan niya. Barrier niya sa init, saka sa ano. Oo. Kasi masyado akong maraming tanong na mga gusto kong malaman dahil yan nga, syempre yung mga viewers gusto rin malaman yan. Di ba po? Kaya ako kayo tinanong. Yun nga po. Interesting talaga. Oo, talaga interesting. Kaya ayan, eh, kaya kanina ko pa siya pinanonood yung pagkain niya. Ang galing kung paano niyang ginaganya, no? Yung pinaka-ilong, kamay niya. Wala ako. Pero doon din po siya umiinom? Hindi. Ibig ko sabihin po, doon umihigop siya? Higop eh. Saka niya siya. Ah, kala ko tuloy-tuloy. Hindi. Ano yung part na ilong niya? Ayun. So, ihigupin niya lang parang istro. Tapos siya, ano? Ihigop niya yun, dito. Ayun. Pero meron na pong pagkakataon nagkasakit siya? Kabag. Paano nalalaman na kabag? Ah, so may symptoms din. Nakakaramdam din ng yung mamalipit siya. Ayun. Parang makikita mo sa reaction niya na may pain. May ano siya kapag na namimilipit siya na masakit talaga yun. Pero, yung pain niyang ganun. Ayun. Pero umuutot din siya, sir. May sign siya. So, ang ano rin po rito, sir, yung vet, regular din ang check-up sa kanila. Everyday. Lahat. Keeper. Keeper kami. Araw-araw, observation nila. Ayun, ang galing, ano? Tapos, kunyari ngayon, may kapag sumali na kumaga. Nadatlang ng umaga, may kapag siya. Direct na sa doktor na ikukonsulta mo agad. Kasi, iba yung kanila eh. Iba yung kabag na nangyayari sa kanila. Parang sa kabayo. Pag kinabag, madaling mamatay. Ah, ganun pala yun. So, mahina yung ano nila. Kaya yung stomach nila. May ipit kasi. Hindi sila makahinga. Hindi sila makadumi. Ah, kaya. Oh, so, talagang kailangan ng ano? Ng lunas dun. Na parang nilalagyan sila ng gamot. Pinapainom ng gamot. O kaya yung sinusundo yung puwet nila. Ayun. Pag hindi nadudumi. Ayun. May dinudumi. Eh, deception. Kasama yon. Pag nakakuha ka kahit sa tipak lang na bumara, dito rin
Magtutuloy-tuloy. Dudumi na siya. Unti-unti na may... Nare-relief, ganon. Ay, ganon pa rin. Na rin siya, baka nalabas yung hangin na mukumpres. Oo. Yung naipit dun sa loob. Yun yung nagpapasakit sa tiyan. Galing ano? Nalabas yung gas. So, ang galing na yun, umiihi siya ngayon, oh. Tsaka yun, may ebbs. Normal yan. Sign-sign yan na territory ko na to. Ayun, ay, ah, ganun. Hindi na siya eh. Kasi kumbaga kampante na. Oh, kampante na siya. Parang dahil kung hindi, pupunta mo na rin. Parang sa aso, ganun eh. Pagbago sa panik, bago yung aso sa aso, ganun. Ang markahan niya yan. Ang markahan niya. Marking. Akin na to. So, teritoryo ko na to. Ayun. So, okay na siya ngayon dyan. Oo. Yung... Ayun. So yung inuman niya po ng tubig, saan doon din? Pero pwede dito, pwede. May labangan doon eh. Bakit ito, ano naman, nawasa rin naman niya. Pero yung tubig niya, gusto niya malinis o kahit ganyan lang okay na siya? Maarte yun. Oh, okay. Malinis tubig. Apo. Alam niya kung hindi pwede inumin o pwede. Sa gripo, hindi dito tulo. Ah, ayun. So talagang kilalang-kilala niyo na pala siya. Yan si Mali. Oo. Kumbaga parang kakaibiganin din siya, no? Oo. Oo. Parte na ng buhay mo yan. Oo. Second wife natin siya. Oo. Bakit? Oo. Oo. Ayun. Napapanaginipan nyo na rin po. Oo. Oh. Paano po nung panahong ano? Apo. Eh paano po nung close to? Okay din naman. Okay naman ang sitwasyon. Close to. Takot siya. Stress talaga siya. Bakit? Ah, dahil may mga ginagawa. Kasi alam ko ano ba nangyayari doon. Ah, sa paligid niya, mararamdaman niya yung mga yanig yung lupa, dalsan po, pagdaan ng mga bako, pagbubuldo siya yung mga bagong tulungan na kailangan. Paano pag na-stress siya na itsura niya? Nagwawala rin siya? Nagagalit? Hindi mapakali. Yung makabit ng ikot, yung iba yung normal na lakad. Hindi, mabilis yung lakad. Nakakatulog na siya. Parang idlip-idlip lang. Ayun. Yung idlip na yun, eh, parang ano pa, parang kanakaw pa. Ang narinig niyang maanlan ng maingay. Ayun. So, ganun pala. So, talagang kilalang-kilala niya na pag na-stress siya, may time din nalulungkot, sir? Time na pag-animal. Hindi ko makakay. Kalmado. Kahanap lang ng ano yun, makakain. Kaya pag minsan kasi naubusan na. Kanyari, naubus na eh. Kailangan bukas na uli ang kain. Bali sir, ilang kilang kilong pagkain yung pinakakain nyo araw-araw? Yeah. Ito, nasukat niya. 280 kilo every day. Wow. Every day. Ano yun? Kasama yung granada at saka yung mga prutas. Tanghalian hapunan yun? Oo. Oh, pang isang araw na yun. Pero ang dami, no? 280? Malaki siya kasi. Well, malaki budega niya. Hours up, may spend niya. Nakain lang. Oo. Well, kaya yung mga elephant yun, medyo... Mas malalaki. Dati, saka kaya. Kasi pinting yung kain nila. Sila mismo nag-aarap ng pagkain nila. Oo. Eh, dito binibigay na lang. Kaya, kanto yung pagkain. Oo, yun. Kahit sinusuklayan na rin dahil may inaalaga. Sa white kasi, hindi. Kaya sila nagdalampay. Eh sir, gaano po ba kahaba yung lifespan niya bilang ano elepante? Yung usual? Sa ngayon, ang sakit eh, ilang taon na siya? Di ba 46 na? Ah, 50. So, sobra na siya. O, dali nga nasa pangangalaga ko siya ng tao. Oo. Kaya naman kumabot yung tumagal pa ni Mar. Kasi, hindi na nakapatanda. Naalagaan siya. Okay. Pwede swerte siya kasi at least eh, lumampas ba dun sa talagang ano, no? Sa lifespan niya, ang galing, ano? Kaya pa, kahit mga dalawang dekada niya.
Eh sana. Apo, ay asan po ba ihipo po tamin? Oh, ah namatay na din. Bali ilang taon po ba yung hipo na yun nung namatay? 55. Ah, 65. Oo. Ang haba ng ano, no? Ito lang. Okay. Ito lang ang life span. Pero kalagpasan niya. Oo. Kalagdaan lang nito kasi may every 2 years may examine siya ng dugo niya. Na doon malalaman kung healthy pa rin. Kaya naalagaan siya maigi. Malalaman kung may sakit ka. Lahat ng ano niya, okay naman. Lahat naman ay successful naman na wala naman siyang sakit, healthy pa rin. Oo. Eh sir, paano yan? Kung halimbawa, meron bang mga nagkataon kahit dati na may nagahagis ng pagkain? Ayun. Basta't mga saging-saging, okay. Kailangan mo ng chicken, may apat, may lato yan. Hindi po, eh bali halimbawa, yung talagang antimano, ihahagis na ganyan. Sinasaway niyo po? Oo, sinasaway namin. Oo, paano po ginagawa niya? Kinukuha niyo? Kinukuha namin. Hugas na namin. Kami nakakain. Okay lang yan. Oh, joke lang. Ito maganda sa vlog kasi at least na-edit. Pagka live kasi hindi na-edit yun eh. Oo. Oh, yun. Pero hindi, at least po yun, mai-inform yung tao rin na makapanood nito na hindi lahat po pwede. Na kaya po tinatanong eh, para at least yung mga bagay-bagay na hindi pwede, makakasama talaga na alam nila. Na hindi pwede talaga yung basa-basa mga ano. Ang mga tao talaga. Uy, tenyo ko! Awel nila. Sila. Pinagpa-vlogger dito. Kain kaya itong hapon. Ah, sinusubukan. Ano po yung pinapagalitan nyo? Ano, hindi naman. Bawal talaga mag-feeding sa akin. Ang pili din sa akin. Bawal mag-pagkain. Bawal talaga. Kami pinapakalagaan namin sila. May sarili silang pagkain na sinitik ng mga. Isa sa sila, sa Lia. Isa sila sa pagkain na. Kami pagkain. Oh, mga adobo tsaka kaldereta, spaghetti. Ah, mga hotdog. Ayun. Oh, sir, maraming salamat po sa pagpapaulak niyo sa akin, ha. Opo, salamat po. At least public information din kasi 'to, 'di ba po? Yung ginawa ko 'yan, public information at awareness sa kanila 'yon. Para makatulong din akong mapangalagaan tong si Mali sa maliit na paraan ko. Ayun po. Kami ay pagsalamat din sa inyo. Apo. Sir, kayo po mismo, anong po pwede nyong i-request dun sa mga nakakapanood nito? Yung kay Mali. Ayun na. Ano na pag nagbukas ang Zoom? Ano na pag nagbukas ang Zoom? Disiplina. Disiplina talaga. Disiplina. Alam na yun. Huwag mag-ahagis ng plastic. Number one yun. Huwag na lang gagitin yung curiosity nila. Nakagitan nyo. Lahat ng ayos. Hindi lang ito. Plastic. Stick. Kahit anong curiosity. Yan yung talaga nila. Kaya kung walang man tayo. Mag-uwi sila lang. Dahil. Kaya isa may mag-is. Kaya binigbawal. Pero yung mais hindi rin pwede. Hindi. May kasama yung stick niya. Ah, yun lang. Delikado. Eh kung makain nyo, matunaw yung is ano. Matunaw yung mais. At yung hayop. Yung stick makakatusok? Hindi mabutuno yung stick. Matusok pa sa bito kayo. Ayun, oo. O yan. So, salamat po at least yung awareness maganda ng mga tao, yun, no? Maging yun. Maging ano tayo, practical na. May mga basurahan tayo, dun na itatapos. Oo. Huwag iahagis dito sa hayop dahil meron naman tamang tapunan talaga. Oo. Saka pinaganda ang sunog. Oo. Para maayos naman ang Oh, yun lang po. Ah, maraming salamat po sa inyo, sir. Ano nga ulit po? So, Sir Noel, tsaka po, sir.
Nakalimutan. Oh, si Sir Boy. Oo. Oh. Si Sir Boy, batang-bata. O, oh, yan. Si Sir Boy, tsaka ikaw nga, sir. Anong pangalan? Nico. Nico po. So, o, yan. Si Sir Nico. Kasi kanya, sa kanya ako nagtanong kanina. Sayang, nagpakain siya ng lawin kanina eh. Hindi ko na-chelpuhan eh. Mag-train lang yun. Oo. O, yun. Mag-train ko siya. Para pag wala kami dalawa na team. Oo, siya naman. Oo. O siya. O sige po, maraming maraming salamat po sa ano, sa pagpapaunlak nyo sa aking interview. Ha, maraming maraming salamat po sa inyo. Sana po ay nagustuhan nyo at naging informative itong interview ko dito sa tatlong caretakers ni Mali dito sa Manila Zoo. Thanks for watching and please like and subscribe to my channel. Maraming maraming salamat po.